Guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message, kaninong energy to. Give me the message, kaninong energy to. Give me the message, kaninong energy to. Page of Wands, Five of Cups, and Ten of Cups reverse, Four of Cups reverse. Give me the message, kaninong energy to. Meron akong dito nakikita na hindi nagiging siyang patient sa kanyang, kumbaga may pagkainip. Yung banti po na nababahala siya sa buhay niya. Hindi nasasakatuparan pa yung mga pangarap niya. And then, nafe-feel ko dito na marami pong gusto mangyari, pero hindi ba naayon sa kanya yung kapalaran dito. Ito lang nakikita ko, meron itong Aries Leo Sagittarius. Nakikita ko dito, umaasa siya, pero nawawalan siya ng pag-asa dito. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na huwag ka mawala ng pag-asa dito sa Page of Wands. Kasi nakikita ko dito na meron parating sa'yo, okay? Kung ngayon nararanasan mo yung lungkot or hindi naging mapalad sa sitwasyon, lalo-lalo na sa love life, sa pera, sa trabaho, okay? Huwag ka mawala ng pag-asa. Ito yung mensahe, kasi darating at darating din yung time na meron at meron ka ding parating, okay? Kumbaga, maybe nandito ka pa lang sa pagsubok, okay? Pero ganun pa man, hindi mo naman kasi marireceive yung biyaya kung wala kang ginagawang aksyon. So, kaya sinasabihin ka dito, be patient. Ayan, ito lang yung nakikita ko dito. And then dito, meron din ako nakikita yung iba sa inyo nakapokus sa mga nangawala, okay? Kumbaga, ayaw mong i-welcome yung pagbabago. Meron kang naranasan na trauma. Dito, meron dito yung Scorpio, Cancer, and Pisces. Kumbaga, nagkaroon ka ng trauma sa experience mo or pwede rin sabihin sa mga nangyayari sa buhay mo, okay? Ito yung naging malaki yung impact sa'yo kung bakit nai-stuck ka sa isang sitwasyon, okay? Meron kang masasakit na experience kung bakit nai-stuck ka at ayaw mong pakawalan to. Kumbaga, maybe takot kang sumugal, takot kang mag-try ng panibago kasi yung trauma, nafe-feel ko dito na walang ka ng confident. Yung iba, hindi halos lahat. Maybe meron ditong binuli or pwede rin sabihin inabuso, ganyan. Na kung saan, ito yung nagpapa-stuck sa kanya sa sitwasyon kung bakit hindi siya nakakausa dito, okay? So, mensahe dito, sinasabihan ko dito na huwag kang matakot sa pagbabago. Kasi yung pagbabago, hindi palaging may stuck ka, okay? Kaya dumating yung pagbabago dahil merong magandang naghihintay sa'yo. Kaya minimensahe ka dito na ito na yung time para kumilos ka, mag-try ka ng panibago. Kasi hindi halos lahat may experience mo yung nakaraan, okay? Kumbaga, hindi laging ganun yung mangyayari sa'yo, okay? Kumbaga, tinuturoan ka dito na paglabanan yung trauma, alisan yung mga masasakit na karanasan, humanap ka ng positibo, pananaw, nang sa ganun, makapag-focus ka. Then, sinasabihan ko dito, huwag ka mag-focus sa mga nawala sa'yo, kung ano man yung mga masasakit na karanasan mo. Kasi meron pang naghihintay na pagbabago, na kung saan, malawak po yung future na naghihintay sa'yo. Kung dito pala, nagpapa-stuck ka na sa isang sitwasyon,
hindi mo marireceive yung mga reward na naghihintay sa'yo in the future kung magpapatalo ka sa trauma na nararanasan mo, okay? Then dito, no, sa Ten of Cups. So, inabuso nga, okay? Meron itong inabuso. Kaya ka nakakaranas dito sa Five of Cups eh, nakaramdam ka ng abuso, okay? Continuous lang sa sinabi ko dito, no? So, sinasabihan ka dito na pakawalan mo, okay? Kasi once na nagpaista ka dyan, unstable ka eh. Kumbaga, lagi ka nag-aalinlangan, lagi ka may takot, hindi mo alam kung paano ito aalisan. So, sinasabihan ka dito, ito na yung time para humakbang ka. Hindi naman biglaan, ano? Humakbang ka ng paunti-unti, sumubo ka ng panibago. Kasi yung panibagong ito, wasa na sanay ka. Paganda't paganda yan eh, okay? So, mensahe dito, no, huwag kang matakot na sumubok, okay? Try lang. Huwag mong hayaan yung sarili mo na ma-stuck sa trauma, sa experience, sa abuso na naranasan mo in the past. Kasi hindi ka na nun hawak eh. Tapos na yun, kumbaga, ikaw na yung tutulong sa sarili mo para maalisan mo yung trauma na nararanasan mo. Okay? Then dito, no, sa Four of Cups. Dahil nakikitaan ko dito, no, once na nalampasan mo itong mga pagsubok na naranasan mo, ipagpapasalamat mo to kasi sinubukan mo. Okay? Sinubukan mo yung sarili mo na sa pagbabago, okay? Kumbaga, no, minsan kasi yung sa isip natin eh, once na nag-iisip tayo ng mga negatibo, pinangungunahan tayo ng isipan natin. Kasi once na yun ang sinunod natin, yung mga negatibong kaisipan, ano eh, matatakot ka dyan eh. Dyan papasok yung takot, pag-aalala. At yung bang tipo na nalalack of confidence ka. So, sinasabihan dito, no, natanggalan yun. Kumbaga, wala namang masama kung sumubok, okay? At least, wala kang tinatapakang tao. Ito lang yung mensahe, no? So, nakikitaan ko rin dito, no, na ito na yung time para makita mo yung oportunidad, okay? Kasi yung mga oportunidad, naghihintay sa'yo. Kung susubukan mo lang sumubok, okay, ng mga bagong hobby, bagong experience, ano, dun mo makikita, dun mo madidevelop yung sarili mo. Masasabi mo sa sarili mo pagdating ng araw, ay, salamat. Tinulungan ko yung sarili ko kung bakit na-achieve ko itong mga bagay na hindi ko akalaing ma-achieve ko. Okay? So, ipagpatuloy mo yung pangarap, okay? I-vision mo yung kung gusto mo yung, kung ano yung gusto mo mangyari. Kasi once na binivision mo to, marireceive mo to eh. Ito rin nakikita ko. So, nakikita ko rin dito, no, yung iba sa inyo, meron kang ideal na partner, okay? Meron ako nakikita dito ang Scorpio, Cancer, and Pisces. Kumbaga, nakikitaan ko dito na may pagka-hopeless romantika. Maybe single ka sa panahon ngayon, ano, na kung saan, ano, naasa ka, nangangarap ka, na merong isang tao na tatanggapin ka kung ano ka, or kung ano yung meron ka. Na kung saan, ano, umaasa ka na isang araw may magmahal sa'yo ng totoo. Pagkakaloob to, ano, basta maniwala ka. Kasi once na yun yung lagi mong iniisip, parang ina-affirmation mo yun, minamanifest mo yan. Na kung saan, once na lagi yung iniisip mo na magkaroon ng kapartner na totoo na mamahalin ka kung sino ka, okay? Kasi hindi naman tayo lahat perfecto. So, meron dito tayong pagkakamali. Pero once na meron taong nagmahal sa'yo, kahit yung pagkakamali mo, okay, gugustuhin ng tao nito. Ito lang yung nakikita ko dito. Nakikita ko dito yung 555, okay? So, ito yung new beginning para sa'yo. Ito lang yung mensahe. Then, nakikita ko rin dito, no? Marami kang struggle, okay? Lalo-lalo na sa pera, sa kabuhayan. Pwede rin sabihin hindi ka nagiging mapalad pagdating sa pera. Marami kang obligasyon, marami kang iniisip, marami kang responsibilidad. Pero ganun pa man, ano, sinasabihan ka dito, yung mga pinaghihirapan mo pagdating ng araw, ginhawa ng katapat niyan, okay? Kaya sinasabihan ka dito, ano, huwag kang magiging, ano, huwag kang susuko, or pwede rin sabihin na, kailangan mo lang ng mahabang pasensya, okay? Kung hindi mo pa na-receive, or kung hindi mo pa nakakamit yung mga gusto mong marating sa buhay mo, ma-receive mo yan eh. Meron nga lang timing dyan, okay? So, maybe sinusubok ka lang sa panahon ngayon, pero nafe-feel ko dito na magkakaroon din ng balance eh, yung buhay mo, okay? Kasi dito sa judgment, nafe-feel ko dito na meron dito ang pagising, okay? So, maybe ginigising ka dito na, or pinare-realize sa'yo dito na huwag susuko, okay? Kasi yung pagsuko, tinanggap mo na yung pagkatalo mo.
Kumbaga nag-uumpisa ka pa lamang dyan, tinanggap mo na agad yung pagkatalo mo. So sinasabihan ka dito na huwag kang susuko kasi lahat ng mga pagsubok na kinakaharap mo ay mapagtatagumpayan mo yan. Okay, italay yung mensahe. Then nakikitaan ko rin dito, no, magkakaroon ka dito ng balanse. Lalo-lalo na sa love life and pera. Ngayon. Ito lang nakikita ko. Kaya sinasabihan ko dito, huwag kang susuko, ano. Kasi nakikitaan ko dito yung new beginning parating sa'yo. Yung iba sa inyo makaka-receive ng balita. Kung meron ka mang iniintay na tawag, balita, good news, or pwede rin sabihin, may apply ka, okay? Meron ditong pagtawag sa'yo. Mabilis to. Ito rin nakikita ko. Meron ditong mabilis na tatawag. Kung meron ka mang apply travel, or pwede rin sabihin abroad, okay? Or pwede rin sabihin nag-apply ka nito at hindi mo, at matagal ka nang nag-iintay. Meron ditong parating, okay? So, kung hindi pa rin to narating, may naman, oh, ginigising ka dito. Ito na yung time para magsimba, manalangin ka, okay? Tumawag ka, kumapit ka kay God. Kasi walang imposible sa Diyos once na nagtitiwala ka sa process niya. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin dito, no, kung ano pa yung mensahe sa'yo. Dito tayo sa astrology. Give me the message. Ano pa yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong Uranus, oh, rapidly change. So, meron talagang pagbabago. Kanina pa lang sa umpisa ng card, pagbabago, agad yung dumating, ano. So, sinasabihan ka dito, huwag kang matakot sa pagbabago. Kasi yung pagbabago, may maganda yung kahihinatnan. Ayan, ito lang yung nakikita ko. So, meron ditong mga langgam, oh. Kumbaga, ano, yung mga langgam nito, workaholic yan, eh. Nagiging matagumpay ang mga langgam dahil sa kasipagan nila. Kaya, sinasabihan ka dito, huwag kang susuko, okay? Ito lang yung mensahe. Kumbaga, yung kapalaran mo ay may lihim pa, eh, kumbaga hindi pa masyadong binubulkar. Pero ganun pa man, ano, sinasabihan ka dito, huwag kang susuko. Binibigyan ka dito ng mensahe or binibigyan ka dito ng lakas ng loob na huwag kang susuko. Lalo-lalo na sa laban ng buhay, kasi ang laban ng buhay hindi naman palaging madali, okay? Hindi halos lahat yung mga tipong lahat naman nagtatagumpay ng tao, dumaan din yan sa hirap. Okay, hindi lang sila sumuko. Dahil doon, nare-receive nila yung gantimpalan na nakakamit nila sa panahon ngayon. Kaya sinasabihan ka dito, huwag kang susuko. Ayan, meron dito Earth. So, patient, oh, diba? Patient. Sinabi ko kanila dito, kasi hindi ka na-impatient. Kumbaga, nagmamadali ka, or pwede rin sabihin, nangangarap ka dito ng mabilis, gusto mo makikita na agad yung resulta, ganyan. Pero ganun pa man sinasabihan ka dito, be patient, okay? Meron ditong Taurus, Virgo, and Capricorn. Be patient. Kasi may oras din kung ano yung para sa'yo. Kailangan mo lang dyan ay magtuloy-tuloy. Magtuloy-tuloy manalangin, magtuloy-tuloy mangarap, okay? At syempre, kailangan din ng action para masakatuparan yung mga pangarap mo. Ayan, kumbaga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, okay? So, meron dito na House 11. So, nakitaan ko dito na meron ka dito ang group. Group na makakausap or pwede rin sabihin na meron ka ditong sasalihang grupo na kung saan ano, pare-pareho kayo ng mindset na magkakaroon ka dito ng magandang pananaw sa mga kagrupong ito. Ayan. So, meron dito ang house to. So, nakita ko rin dito, no, makikita mo dito yung halaga mo, okay? Kung meron ka mga experience na hindi maganda, na hindi mo nakita yung halaga mo. So, ngayon dito papasok to. Once na meron ka mga nakakausap na positibo, mahihikayat ka yan, eh. Kung baga, matatangay ka sa kanila. Kung baga, matutulad ka sa kanila na positibo yung mindset, okay? Kaya may naman, no, kung ikaw man ipipili ng isang kaibigan, ay kilalanin mo maigi yung mapapabuti ka. Kasi once na ang isang kaibigan ay meron siyang magandang, alam mo yung tipo na magandang hangarin, positibo yung mindset niya, okay? Maano ka, eh? Mahahawa ka sa kanya, okay? Pero once na ang kaibigan mo ay pintasera, mamaya pintasera ka na rin, okay? Kaya pili ka ng kaibigan na mapapabuti ka. Ayan, ito rin nakikita ko. So, meron ditong Sagittarius. So, nakikita ko dito, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi magiging malaya ka na sa sitwasyon mo. Kung nakakaranas ka ng sobrang sakit or sobrang pain or piling mo ista kasi isang sitwasyon, natutroma ka, okay? Makakalaya ka dyan, maniwala ka, okay? Meron ditong Taurus. So, nakikita ko dito, be patient, trust, okay? Magtiwala ka. Magtiwala ka sa process. Give me the message.
So, meron itong house 5. So, nakikitaan ko dito na magkakaroon ka dito ng confident. And then, nakikitaan ko rin dito na magkakaroon ka ng maraming ideas na papasok sa kaisipan mo. Then, nakikitaan ko kung ano yung talento mo. I-show mo na, okay? Meron itong magaling kumanta. Ito lang yung nafe-feel ko. So, kung meron kang talent sa ganun, try mo, no? Subukan mo. Ayan. Pwedeng magtagumpay ka dito. Ito lang yung mensahe. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.